Kamusta mga ka-OFW ko dito sa Riyadh? Pag-usapan natin ngayon, bago ang lahat, ako nga pala si Batang Kuripot. Ako na lang, tago nyo na lang sa pangalan Batang Kuripot. Dahil, kaya Batang Kuripot, kasi lahat ng halos ng mga kasamahan ko, mga katrabaho ko, mga nakakilala sa akin, alam nila, kuripot daw ako. Pero ang totoo nun, kuripot talaga ako. Hindi. Ang ibig ko sabihin doon, ibinabagay ko lang yung kinikita ko sa ginagastos ko. Hindi ako kumagastos ng sobra sa kinikita ko. Bahala na kayo kung nagets nyo or hindi. Basta yun. Okay? Bibigyan ko lang kayo ng mga tips sa mga gastusin natin sa Pilipinas kung paano ba tayo makakaipon. Ang una natin gagawin, syempre, alamin natin kung magkano yung sinasahod natin. Magkano ba yung sahod natin? Okay? Yung sahod natin, tapos sulat natin sahod. Tapos magkano ba yung expenses natin? Diba? Yung expenses natin. Tapos, pag nakuha na natin yung sahod natin tsaka expenses, syempre kailangan natin ng savings. Diba? Ito yung mahalaga sa ating mga OFW. Para, pag umuwi tayo sa Pilipinas, may pera pa rin tayo. At sa mga nagbabalak na magnegosyo, may pampuhunan syempre. Diba? Pagkatapos nun, pag alam na natin yung sahod natin, expenses, savings, diba? Dapat inuugali natin magsusulat tayo. Bigyan ko yun ng example, ha, mga kababayan ko. Kadalasan, kung ano man yung trabaho mo dito sa Saudi, driver ka ba, family driver, nagtatrabaho ka sa mall, sa office, sabihin na natin, 20,000 na lang sa pera sa Pilipinas. Example lang to, ha, walang magre-react. Baka may marinig ako dyan si 69. Okay. For example lang, hindi natin kukunin yung mataas, hindi yung maba, sa gitna tayo, 20,000. Okay? 20,000, okay, siguro nasa 1,700 real to or 1,600. Sabihin na natin, pag kinonvert sa real, 1,700 real. Sa 1,700 real, siguro kung medyo mid lang na gastos mo, dahil trabaho bahay ka lang naman, yun lang gusto kong sabihin sa inyo, pag ganito lang kalaki yung sinasahod ninyo, pwede naman kumain sa labas. So once a month, twice a month, pero sa mga fast food lang, gaya ng ako, madalas lang ako sa McDonald's, KFC, ganun lang, maximum 20 real ginagastos ko. Sabihin na natin bayad ka ng itong 1,700 na to, paalala ko sa inyo, ano lang to, ha, example lang, at kadalasan yung ganito mga sahod, may provide ang company na bahay. Ito talaga totally sahod lang to. Kasi pag nag-live out ka, kasi may kasawihan dito, live out, nakatira ka sa labas, pero binibigyan ka ng additional ng pera ng iyong kumpanya. Okay, kung ano mang kumpanya yung pinagtatrabahuhan mo. Ito, basic pa lang to, sa basic tayo magbase, sa basic, okay? So 1,700, sabihin na nating 350 sa pagkain mo. Magkano yung matitira niyan? 1,700 minus 350. Magkano? Guess, oh. Okay. 1,350. Okay. So 1,350 na yan. Kasi company naman siya. Solo mo pa rin yan. Load mo 100 a day, a month. Kasi ako, mga kababayan, budget ko sa isang buwan, pinalaanan ko na talaga yan, STC yung network ko, 100 ako per month. Tips ko sa mga bibili ng internet, kasi pag mas maganda kung may dati na kayong SIM card, pumunta kayo ng Bata, sa Bata, lahat naman nakakaalam ng Bata, may mabibilhan kayo doon, yung mga boot doon, may mga luma silang promo doon ng STC na
yun na, 300 real, 330 GB, di ba? Malaking bagay na yun. Unlimited ka na, kung cellphone lang naman yung gamit mo, di mo na maubos yun. Magbabad kayo ng pamilya nyo, mag-usap, manood ka ng YouTube, Facebook ka, want to sawa, okay na yun. Yun yung tip ko, huwag kayong bibili sa mismong ano ng office ng STC dahil paiba-iba, mahal yung kanilang promotion doon, yung mga luma nilang promotion, mabibili nyo, available siya sa Batac. Promise, doon ako nabili. Recharge lang yung bibili nyo kung may dati na kayong SIM card. Recharge lang, okay? O, di dinibawasan natin ng 100, di magiging 1,250 na lang to. Yung 1,250, okay? Hindi naman siguro lahat may binabayarang bahay sa Pilipinas, may kinuhang investment na bahay. Kadalasan umuupa, or nasa probinsya lang, yung mga nasa probinsya, ano yun sa inyo, points yon. Yung mga umuupa, medyo tagilid, at yung may binabayaran na investment, na sabi nila investment, pero para sa akin, kung napapakinabangan yung bahay, investment siya. Pero kung tinitirhan mo lang sila, hindi siya investment. Okay, saka na natin pag-usapan yon. Kung meron kayong kung walang, ito, pag-usapan na natin yung walang binabayarang bahay. Yung walang binabayarang bahay, kung may isa kang anak, dalawang anak, depende sa laki, siguro 10,000. Sa 10,000 na lang, kasya na yung bahay. Labis pa yon kung ano. Kasi sa probinsya naman, pag ano, sa probinsya, may mga libre na naman din yung gulay, karamihan, binibili lang isda, bigas, di ba? Kung may palayan pa kayo, diswerte nyo. Okay, siguro sabihin na natin 8,000. Itong 1,250 na to, pag itinimes mo na lang to sa 13, for example, times natin ha, sensya na, hindi masyado magaling sa math. Okay. Times natin mano-mano. Okay. Sa 13 na lang kasi, may, depende sa palitan, may 13.50, may 13.80, may 13. Ano, ayan, halimbawa na lang 1,400 14,150, okay? I-minus natin yung padadala nating 8,000 para sa mga probinsya lang na walang binabayaran bahay. Okay? Okay. Ibig sabihin, may 6,150 pa kayo na tira. Sa loob ng isang taon, kung talagang mag-iipon tayo, okay? Mm-hmm. 0, 10, 10, 12, 0, 5. Okay. Sa isang taon, may 73,800. Kung may ipon, syempre, alam ko marami magsasabi na may pinag-aaral, may pinag-ano. Kung si Mrs., mapapagkasya yung 8,000 sa public lang naman, kung elementary pa lang naman yung anak nyo, or kung high school, medyo kulang to. Pero kung elementary, kasya na to, mapapagkasya ni Mrs., may 73,000 a year kayo. Kung dalawang taon yung kontrata mo, siyempre may 147,400 ka. Pero kung medyo may high school, sabihin na natin 10,000. May 10,000, malaki pa rin, di ba? 10,000 yung ano, may 4,000 ka pa rin. 40, may 48 a year ka pa rin, di ba? Sabihin na natin 50,000 na lang yung maipon mo a year. Di ba? Malaking bagay pa rin yun. Sa mga ganito lang yung sahod na 1,700. Alam nyo, ang lagi nyong tatandaan, huwag yung sasanayin yung pamilya natin. Sabihin na natin na ang katwiran ng iba ay kaya nga ako nag-abroad kasi para maibigay yung gusto nila. Tama naman yun. Kaso syempre, isipin natin yung sinasahod natin, sapat ba, kaya ba? Kaya bang isustain? Baka pansamantala lang yun. Mali po yung mga, sa mga nakikinig, mali po yung pananaw na hanggat may trabaho ako, bilhin nyo, kainin nyo. Mali po yun. Kasi po, pag sinanay nyo po sila, ba, mahihirapan na naman po sila mag-a-adjust sa susunod.
pwede naman pong mag-ganon kung kaya niyo pong i-sustain, kung kaya niyo pong ituloy-tuloy ang lifestyle na ibibigay niyo sa kanila. Mas maganda po, ipamulat po natin sa mga pamilya natin, kasama magulang natin, anak natin, na ano, na hindi pa rin tayo nagbabago, ganun pa rin, nakayapak pa rin yung mga paa natin sa lupa, ano man yung maging ano natin, na kailangan pagtrabahuhan, hindi kailangan ng luho sa panahon po ngayon, kasi kailangan natin ng practical. Hindi na po natin kailangan yung mga pasosyal, pakitang tao, practical na po, kasi sa napakadami na pong nangyayari sa atin. Alam ko po, yung iba hirap na hirap, napakadami po na nang pinagdaanan sa buhay. Para po masunod yung inyong sinasabi na pangarap po ninyo, na hindi na po danasin ng inyong magiging anak o magiging pamilya, umpisahan po natin sa pag-iipon. At yun po, sana po may mag-like, and sa ngayon po, yun muna po, sana po may mag-subscribe, may mag-like, mag-comment lang po, para po mapag-usapan natin yung mga ipapambagay na gusto po ninyo. Yun lang po sa panahon. Salamat.